ng SGD na nakita nila na medyo parang halos namamatay. I think 0-3 bago umalis si Toshi doon sa bottom lane before siyang sumama. Pero pag-usapan natin lahat yan dahil naka-ready na dito ang ating drafting phase. Let's go. I think one way to answer that is unfortunately kasi hindi nila si Killua siya top. Lalaban sila sana sa aggression, they have it, but I think one thing to take note na di natin nakita in the first game, they're all melees and hindi ka makakalapit agad with Esmeralda eh. Diba? Esmeralda nakatapat mo sa classic story of Esmeralda stealing shields from the Uranus, from the Freya. And ang interesting kasi sa akin dito for the side of Sunsparks, for the other pros na yung mga big dogs na napapanood natin, I think yung Sunsparks yung pinaka basic ano eh, basic fundamentals lang. Parang wala nang arte-arte, wala nang adib-dib sa script. In terms of lineup, 'di ba? Parang usually nakikita natin yung carry ng mga piniplaystyle ngayon, naka-retribution with the veteran hunter. Si JT, sabi niya, "Pati veteran hunter eh kaka protection." Diba eh, classic, 'di ba? Parang with the purify on the carry, actually kaya mong mag-outplay ng Link kung mapoposition mo nang tama yung sarili mo. And JP did that and I think it shows for the side of Sunsparks na wala na silang pa-extra-extra. Chillax lang, kumbaga, what works will work. And yun yung nagiging key nila to victory. And let's see kung ano sagot ng SGD Omega. Yes, well, just to add on that, regarding with the purify in known in JP, that's the reason then medyo nahirapan doon si Mr. Fundamental hit na habulin ito si JP in terms of yun yung siguro maging priority target nila. So, parang somehow doon sa ano, parang naipit na sila in a corner na hindi na makalabas. Even the Link, wala nga yata silang nabasag kasi all throughout the game, ang nagdidikta ng laban is Sunspark. Now, if you're in the shoe of the SGD Omega, looks like they will be picking Popol Pupa as well with Jawhead. Butters, what's your take dito ngayon nasa kamay ng SGD ang Popol and Pupa? Well, it's all about Sunsparks now being smart on how they fight this. Alam naman natin na yung item pickups na kailangan lang dito ni Popol and Pupa isn't really that traditional as the other marks na nakikita natin dito. Mm-hmm. Consistent damage. Pupa is really part of that damage as well. And ang Sunsparks dito, ang ginawa na nila, buburusko yun na talaga nila nito. Totoo yan. Natatalanin na nila. Saka nakita mo ano yung pick ni Rafli siya eh. Wala nang patumpik-tumpik. Kaya ka nang sabi mo, Manjin. Kumbaga, Sunspark dito, it is what it is. Nilabas na nila dito. Kufri siya nga kung tatawagin. What's your take dito, Manjin? So, nakikita mo sa ganitong kaaga. Would you think magmamarksman pa ba rito ang Sunspark? Or is it gonna be enough na meron na sila ditong Link? I think they're gonna funnel the ring. The Link. This is the championship, Kufra, and the 5 minutes, Tamos. Ni parang Giluwash. Ang napapansin ko kasi dito, look at SGD Omega, they're trying to manipulate Sunsparks on reacting to this Popol and Pupa and Jawhead flex picks. Yes. Diba? Kasi yung Popol and Pupa, hindi natin alam kung support, tank, offlane, carry, even the Jawhead is a flex pick. But Sunsparks, sabi niya, wala nga kaming paki sa adlib. Wapag is na mga adlib. Kami, kayo yung sumagot sa amin. O Ekta, Kupra, o ikaw, o Kuluwash. Binan yung ano di kanina, yung Tams and Joe. O kunin na natin yung Tams. Ganon ka, ano yung champions ngayon? Ganon ka, ka hindi natitibag yung champions ngayon on reacting to the draft ngayon ng SGD. So I think for SGD, sila yung natatrap ngayon sa sarili nilang utak ng pangsasayko sana sa Sunsparks. I see. Well, given naman dito sa naging pick ngayon dito na SGD, this is somehow na medyo quite different dun sa una nilang draft. Ito, somehow medyo aggressive in nature. Specifically, meron silang Grok dito na pwedeng-pwede na pumasok into the back lanes. Pwede parang yung usual na ginagawa ni Chakno na ginagamit na pang vision. Pero somehow, the band dito, wala yung carry, wala rin as well dito yung Claude. X-Ford will be the fourth SGD Omega. Butters, what's your take? Mukhang meron tayo dito. Sila, iniisip ko kung gagamitin nila yun. Pero if ever na ipipick nila yung show dito, that's the pick most likely from Killawash. What do you think about the draft ng Sunspark and prediction as well?
Sunspark's prediction dito, they have a good well-rounded up na rotate. Meron silang panglaban sa mga pumapasok dito from the side of SGD Omega, and they have the choke team is para picking dito sa mga para sa next na pipiliin ng SGD Omega. It can be the Popol pa yung pwede masipa dito, pero nagsigurado dito yung Sunsparks kahit pa paano. Yung sabi nila, kunin mo na lang yung Cho since pwede naman, para kung kunyari pag pumilit sila dito ng isang makulit na hero ikot-ikot, there is going to be an answer, and this is going to be the primary target probably if they pick it. It's going to be the Hellcurt, and especially with sabihin na lang natin dito with Farsa on the side of Sunsparks, they will have a good time dealing with this kasi Hellcurt always may Cho na pwedeng pumigil sa pagdalo ng isang Hellcurt. I see. So, safe to say, you're voting for Sunspark dito sa game number 2 natin? Alam mo, ang hirap eh. Honestly, kahit ako, hirap, I was looking at the draft. Alam mo, hirap. But, I would have to go with Sunsparks dito. Well-rounded setup. I think SGD Omega dito. They have a good draft as well. Pero, I would... Sunsparks para sa akin, pag nakuha nila yung momentum, malakas talaga sila sa mga ganitong lineup. Interested din dito. Ano kaya ang prediction dito ni Manzo? Kanino mo ba iniisip ang magiging sagot? Ano sa tingin mo rito, game number 2? Tingin ko Sunsparks. Parang kinulang sa Magic yung mga dragon eh. Parang nabitin sila sa range eh. Parang 4 melees. May damage sila, yes, pero they need the proper execution to do it, especially in the early game. And medyo low win rate ang ano ngayon eh, Popol and Koopa eh. Basing lang sa stats eh, medyo low win rate. Pero I get the X-Borg eh, gana yung X-Borg sa lineup ng ano eh, ng Sunsparks. Pero feeling ko, ay gana yung X-Borg sa lineup ng SGD, ang daming counter Sunsparks. Pero feeling ko, bumisik yung Sunsparks eh. Championship Cupra. Championship Cupra. Kaya this time I will give it to Sunsparks. So, unanimous yun this prediction dito ng ating mga panel. And just a quick add lang no, this might be the first time na makakakita tayo ng Popol and Koopa in a really marksman role. Hindi siya yung parang support, pero yun nga rin kaya ang mangyayari, dahil gustong-gusto ko na ring marinig ang insights dito ng ating mga casters Baymax and Berting. Take it away. At yun na nga, no, mabalik na tayo sa game 2 ng Sunsparks versus SGD Omega. Walang pagbabago, kami pa rin ang magiging shoutcasters ninyo ay yung friendly gaming companion Baymax, kasama ko rin walang Koopa, si Berting Magiting. Ma, Baymax, game number 2. Tingin mo ba may game 3 to? Nako, medyo mukhang sasangayin kasi ako sa sinabi din ng mga panelists natin. Medyo kulang sa mahikangan yung pick rito ng SGD. Sunsparks din yung ano eh, yung tingin ko dito eh. Kasi... Kompleto yung Sunsparks. Meron silang crowd control, meron silang fire waves, meron silang sustain na manggagaling kay Kiluwash, di ba? And damage as well mula kay Ling. So, SGD dito, nakadepende kay Haji C. Ito na naman yung 2-1 na ginawa ng SGD nung game number 1. Same din for the Sunspark, nag 1-2-2 rin sila nung game number 1. Eh, pero ngayon, this is a 1-3-1 strategy, yes, naman for Sunsparks kasi sila naman yung magpa-panel eh. First blood agad! Nakuha dito ng Team Sunsparks, pero Raphisa will try to run away. Oh! Na-injector pabalik. And that would be a 2-for-1 actually, no? In favor of SGD Omega, pero the purple buff, the serpent buff actually dito, kinukuha na ng ating Ling. Nakuha pa ng Ling yung... Yung purple buff ng SGD, medyo delikado na naman ng mga dragon. Parang mas lamang yung Sunsparks doon, pero mamaya na yung parang Baymax. Nahuli na naman ng Koopra yung isang membro ng SGD Omega, and that is Heat, or yung ating Johed. Johed, yes. Namatay na rin kagad. 2-2. Sakto sa post, no? Oo, sakto sa post. Ito lang ah, napatay ng Koopra yung Hellcurt kagad. Nung level 1, level 2, kung di ako nagkakamali. Ang laking tulong nun para sa Sunsparks para ma-delay mismo yung carry. Carry, yeah. Ng SGD Omega. Biruin mo, ilang segundo rin magre-respond yung Hellcurt, di ba? Tama ka dyan. No? And
ang ganda rin ang ginawa nila nung pag-invade nung una pa lang. Yung Grok actually tried to copy what Sunsparks is doing, na yung pag-invade na ginagawa ng solo ni Rafflesia doon mag-isa. Though hindi niya nagawang magulo, no? Si Rafflesia ang nag-cess, which is nakapatay pa nga, nakita naman natin kanina. So medyo nabawian sila ng dalawa. Tsaka championship ko, pra. Oo, oh, yes, tama. May pangalan. Ito nga, may inside joke na kami. Itong game number 2, feeling ko umabot si Kuya eh, para maglaro. Feeling ko eh, kasi ito nga, ito ha, ang scenario kasi niyan, sinimulan ni Manjin, Johnny Butters, may dumayo sa computer shop, nagaya ng 5-5 low race lang daw. Eh, natalo. Kasi si Bunto yung naglaro ng game 1 eh. Hindi umabot si Kuya. Baka si Kuya na, hindi natin alam kung si Kuya na ba yung naglalaro ng game number 2. Pag umabot ang game number 3, Matic, si Kuya yung naglalaro ng game number 2. Oo, pero nako, eto na nga. Look at the level, no? Dito with Hajizi, laban kay JP, Hajizi still on a level 3. No, compared yep. JP na level 4 na and Opus going level 5. Right now, silang kunin yung third inhibitor third dito at walang magawa dito si Popol and Cube, which is also level 3 lang compared sa mga level 4. Pero entro nga, nako, medyo nagkamali ka ng advance. The ultimate has been activated, side is side, nakat ko secure na game is has been slow, walang power of nature, di makatako, pero under the turret na nga at mag-disengage na ang team ng Sunsparks. Solo top lane pala kung ano, itong Koopa. Itong Koopa, meron yung high na emblem. So, basically, hindi pala talaga sila mag-hyper carry dun sa ating game. Naghihintay lang din talaga ng late game if ever na dumating yung late game natin. Pero for just yung lineup kasi ng Sunsparks dito, more on rotation and objective din talaga eh. And look at ano, look at Killwash dito, yung way of using tap niya talagang didikit ka sa yoyo eh, wala ka. And once na mapikit ka na, yung damage na retro na nga yung ultimate ng ating Helgard. Yung ultimate din dito, nag-grip is binactivated. Hero level 3 still flicker out. Nakupo si Haze, medyo naiwan, pero wala nang pumansin. No? Disengage from both of our teams. Parabiting, palagay mo, bakit nag-disengage dito yung SVD Omega? Wala na eh, nag-start na sila, na sila yung unang nag-initiate pero wala silang nahuli doon. Well, that is a good good call mula dito sa SGD Omega para i-reset lang mismo yung flash na mangyayari. Pero ito, parang Baymax. No. Ng ating Sunsparks, ang ating Turtle, mula kay Kenji, and Turtle will be get by the Ling, and isa-isa lang namamatay dito. Naku po! SGD Omega, parang Baymax. Grabe, pinapasok na. Stalin, Sir, might fall down, no? Pero here comes Hajizi, talaga namang napakasutang damage kapag apat yung stocks sa ulo. Hajizi still on the go. JP hindi pa tumutulong dito, but here comes JP, hindi tumama yung skill. Ni Hajizi, JP vs. 2, nakupo, ikis niya, ultimate has been activated, and that will be the reason for the secured kill of Hajizi. Now, susubukan nilang agawin ng Serpent Cup dito. No, pero uy! Grabe lang talaga yung pass dito sa apat na parang na please out championship ko, bro, and that is not enough. Kasi nga, apat ang kalaban mo. Yep. Hindi makapasok si JP kanina dun sa Popol dahil wala siyang blue buffs. Kakapusin kasi siya dun sa sa second skill. If ever na pasukin niya yun. Well, that is a good call pa rin naman. Pero tinaray niyang sakluluhan yung kasama niya. Pero in the end of the day, namatay pa rin talaga siya. And SGD Omega still lumalaban pa even though na medyo lumamang kahit papano ng onte yung Sunsparks dito sa number 2. Actually, dikit lang naman yung labo. Dikit lang kasi. Mukha lang lamang yung Sunsparks. Yes, dahil sa gold. Dahil sa gold. Doon sa mga clash na nangyari. Pero kung titignan mo maigi, no, the third takedown dito, SGD Omega, yung may lamang. So, possible na sabihin natin na dikit talaga, halos parehas lang yung kalagayan na magkabilang team natin ngayon. Na, and the only way para mag-iba yung point ko na yon is kung magkakaroon na naman ng another team fight and isa sa dalawang team na to yung makakalamang. Yep, tama ka dyan. Pero ito ito lang ang masasabi ko. Yung Popol dito, medyo sumasakit na the darkness dito. Sa inang dito na Shadow Rush as well to silence the two players for the side of Sunsparks. Pero mo, dito ang SGT dahil it will be a 3v2 situation. Para what? Turtle, pero ito na, parang the rest of Sunsparks. Parang Chris, ang kanyang ibon ay nandito na. Parang KG dito na rin. And being yung mismong damage dealer nila, medyo malayo, inuna pa. Muna, yung objective, which is kasi, red. Oh, yes. Kasi wala nga siyang purple buff, di ba? Sabi mo nga, katulad
niya na sabi mo kanina, ang Isling may hirap lumaban sa isang team fight specially kung wala siya ng purple buff. Which is right now, ang kalagayan niya nga wala na purple buff, no? Kasi kung matatandaan mo, inagaw kanina ng STD Omega. Ang Helicard, no, after mamatay yung dalawang players. Pero ang ano na rin dito ni Heisa, medyo makunat na rin yung isang Grak sa side ng SGD Omega, and it's not SGD, well, they trying to invade again if no, yung blue dito ng Sunspark, pero sinecure na rin dito ni JP yung kanyang buffs dito using the retribution, ano na yung gagawin ng Sunsparks. Gusto nilang basagin yung ibang tower, which is the bottom lane. And yes, may napapansin ako kay Kill VJ, hindi siya masyadong sumasama during the team fight. All he wanted to do is break down this third tier turret sa baba, which is hindi niya magawa eh. Kasi laging nandun bumabalik si Kane Dino, laging nakabantay, just to make sure na hindi sila matalo in the terms of pushing turrets. Yep. BOD, Blade of the Fade, para dito sa Cho, the better airstrike mula dito sa ating Parsa, pero hindi tatama yung iba doon. And buhay pa rin dito si Kenji, samantalang Kill BJ still alive. Mm-hmm. Sa 2-man gank na ginawa to ng SGD. So, JP, nauuna pa siya. Nauuna na ngayon, no? Kay Raflesia. Matapang na kasi meron na siyang purple buff. Unlike kanina talaga na medyo dehado kung nga lumaban dito. Yung so, makikita yung item ni JP kung nag-endless battle na ba? Kung naka-endless battle na ba siya? Or going to second item na? Kasi ala, ang pagkakalam ko after the endless battle, you will go for the Berserker Fury. Mm-hmm. For the Popol. Sustain din. Hindi lang para kay Popol, para dun sa lahat mismo. Emil Knight talaga. Pero kita mo yung aggression ng SGD Omega dito. Yes, kitang-kita naman natin talaga ng ano eh. Medyo, alam nila na medyo nakakalamang na sila ngayon. Kaya kampante na sana lalubaban. And look at the damage being dealt by Koopa alone. Ha? Si Koopa pa lang yun. Hindi pa dumadamay ng basic attack si Toshi. The damage is real talaga galing sa isang Popol and Koopa. So wala pa masyadong core item yan. No, ramdam mo ang sakit niya. Yep, indeed. 4v4 clash to. Ha? Nasa may bandang baba pa yung X-board. Sa totoo lang, may napakit na rin dito si ating Popol. Pero wala nang buhay yung ibang miyembro dito ng SGD Omega. Andito na rin si Paring Haze, yung ibang miyembro ng ating Sunspark. The Way of the Dragon mula sa ating show. Getting the graph, he will fall down, mga kaibigan. Ha, GC, hello, Kenji as well. Ito na yung moment na sinasabi natin. Mula dito sa ating Kupra. Pero binato si Paring Raflesia. This will get out of the map. At isa-isa na namamatay ang mga dragon. Kaya nga na si... Kaya nga na si... Kaya nga na si... Dragon Ball, Toshi. Pupunta. Wipe out coming sa SGD Sunsparks. Grabe, wala tayo ha. Alos masabi sa napakagandang teamfight na ipinakita doon ng Sunsparks, na medyo nahuli rin kasi nandating dito si Parang Kenji as well, and si Hajizi naman nahuli lang isang kill wash. And yep, we all know na kahit na silent po ang isang Tampus, once na-activate niya yung Contrarian Inferno, medyo mahihirapan ka ng patayin yan with the life kill na binibigay ng kanyang ultimate. No, especially right now. Oh, meron na rin siyang ano, Bloodlust Axe. Yes. Ang kinalugi lang ng SPD dun sa clash natin. Bago sila magsimula, wala nang mga buhay yung dalawang wala nang buhay actually yung dalawang miyembro ng SPD. And that is the Grak and yung ating Johit. So lalamang talaga pagdating sa HP bar. Pero ito, parang kayo yun, nagsisimula naman yung ating laban dito. Mukhang mahuhuli na yung ating Link. Pero na-clear rin ang nangyari doon for the side of Sunspark, and I think Raflesia killed din. And Baring Reed, walang buha. Reed, nakabo dito. Oh, tinamaan ng Watcher, makakalipad pa palayo. Nag-crack a volley ito, hindi to mama. Hey, still trying to run away. Kilowash will disengage kasi alam naman natin, tatlo na lang silang buhay dito sa team nila. But KLVJ still on the go on split pushing and will take down the second tier turret dito, which is napakalaking bagay para sa team Sunsparks na kanina walang masyadong turret takedown compared sa SGD na meron tatlo. Ngayon yung SGD na stuck na sa tatlo, pero in the mid lane parang gen yung Alpha Wolf si Koopa. Masakit damage actually, maunti yung damage. Well, si Tams naman kasi yung laban natin niya eh. Meron siya ng Thunderbelt dito, Blade of Fear for the Hellcord. Going for the, I think, Endless Battle, kundi ako nagkakamali. Mm-hmm, going for the Endless Battle na ngayon tapos natin. Which is the usual item. Oh, actually, wala pala siyang Bloodlust. Kaya pala siya makunat kanina at napatay niya ng one-on-one ng isang Hellcord. Kasi pala,
Queen's Wings yung una niyang binuo dito, no? Pero kayo lang ako. Low raise lang po. Pero pang high raise yung dalawan dito. Blue Eyes, still alive yung ating top. Pero kita mo naman yung league. Umapit sa league. Doon sa bandang likod. And yung dalawang core ng Sad Spark. Nawala. Nawala. Parang grade yung sunod na rin. Samantalang Kelby J. Si Kelby J. Trabaho lang. Walang personal. Tamang speed push lang, and look at him go, talaga ng target niya, yung second turn dito sa mid lane, and now he is going for that second year third naman on that top lane, no? Kapag dinepensahan yung isa, lipat lang siya dun sa kabila, hindi siya masyado sumasama sa team fight, though last na lugi sila na hangyong core nila, still, what it's doing is very good for their team, pero right now medyo delikado yung kalagayan niya dito, wall charge will not connect, pero power of nature will, but disengage coming from SDD Omega, kasi medyo may kalayuan na rin niya, yun natakbo dito, PLBJ. Emotes lang dito si KLBG. Ito kasi yung ano eh, ito kasi yung kung ikaw yung player ng SDD, even though naman makakill ka ng tatlong players for the side of Sunsparks, pero makikita mong nakakabasag. Yung exchange nun is nakabasag ng tower. Tower, yes. Yung tower, Sunsparks, hindi mo alam kung lamangke. Mm-hmm. Pero ang ting kiras, binuo na dito ng Johead natin kasi ramdam niya na kanina ang damage ng isang Ling na medyo nakakapag-farm kung makikita naman natin dito sa baba. Pero roughly siya, nakakita dito ng SD Omega laban sa tatlo. Ultimate dito will hit one for ating Feather Airstrike dito. Walang tatamaan. Disengage coming from both of these. Look at kill VJ once again sa taas. Yeah, trabaho lang. Yun lang naman talaga yung gagawin niya. Add some pressure dun sa mapa ng SGT Omega para mapilitan sila mag-back kasi hindi sila mag-back. Itutuloy yan ni Cho dun hanggang third tower hanggang sa wala siyang mabasag. And for the side naman ng Sunsparks dito, si JP using the Ling, ang lakas na ng damage niya, meron na siyang endless battle, also the Berserker Fury. So, critical naman, meron siyang sustain items. So, I think yung next item nito ni JP is either BOD or pwedeng immortality BOD or Queen's Wing para yung survivability niya ay mas mataas, di ba? Yes, tama ka naman dyan. Pero ito, makikita natin ngayon ha, KLBG still not going anywhere away from the top lane, no? Talagang pinilit niya na ma-put under pressure yung entire team ng SDD Omega kasi iba naman talaga, no? Habang nakikipag kami na nakikita ka sa mapa na uy, teka, kami nag-i-speed push, anong gagawin natin? Magkagulo sa current discarte na ginagawa nila. Ano ka, namamicro ka, kumbaga. Oo, namamicro ka. Minamicro ka ng Sunsparks, parang nabubulol na. Sunsparks, hindi mo alam kung lalamang ka eh. Kahit sabihin mong 4v5 yung laban, pero pag nakita mong binaba natin yung tower mo, masisira yung galaw niya talaga eh. Yung katawan mo gustong lumaban pero gusto mag-back. Gusto mag-dem, no? Oo. Ganun yung nangyayari talaga eh. Pero naku po, nahiwan dito sa parang hit. Seeker out will be activated dito. But on the mid lane naman, X-Borg is being targeted by that Chu. Pero wala naman siya nung teammate na nagaganap dito. Haze to the power of nature. Hit nugget doon sa loob si parang Rafisha. Yung feathered airstrike natin is binactivated. Pero wala pang masyadong nagkakaroon ng dikit. Green is being chased by Haze. But LBJ is here to protect. Rafisha tumulong doon sa loob with the bouncing ball. Disengage coming from both of our teams. Talaga namang ano lang. Pakiramdaman lang. Wala masyadong patayang nangyayari. Ayan na yung sinasabi ko. Queen swing na. Ladies and gentlemen na. Ganyan din ako magling eh. Sana all ganyan mag-link. Joke lang, syempre. Pero yan talaga yung good item para sa isang link. Kailangan talaga ng Queen's Wing. Combination kasi yan, endless battle ka, Queen's Wing. Tapos mag-BOD na lang siya. If ever natiga na yung Blade of Despair, baka benta niya yung Raptor Machete, mag-immortal. Para okay siya pumasok anytime, anywhere. Nako po, pero ngayon ha, tignan mo yung ginagawa ng SDD Omega. Nag-iiwan na sila ngayon ng bantay. Doon sa taas, hindi na nila hinahayaan ang pag-isa doon sa KLBJ. At least now, kampante na sila na mayroong magde-death doon sa base nila and now their focus is going to be on the team fight. Yup. Pero ito eh, wala eh. Ano eh, same na trabaho lang eh. Yung Chu, nandun lang sa top lane. Gusto talagang nanggigigil eh. Hoy, si Link! Ako na huli!
Blade of Tempest, mga kaibigan, grabe yung dash dito on a Predator S-like steal. He is no H-Man will be assassinated by JP Killua. Still on the go chasing Toshi. Haze will be hit pero walang stun na mag-o-commit. Kill BJ right now dito, Jit Kundu. Pero mukhang nagkamali siya na pagtututukan ng Jit Kundu. Nang imbis na mapunta siya doon kay Toshi, napunta siya dito kay Grav. Yeah. Ito nga, na... yun lang nga mag-say. Si Ling habang yung apat na teammates niya nakikipagbuno doon sa gitna. Mhm. When right now at Kuya Perting, makikita naman natin the gold lead is medyo may kalakihan rin, no? Unlike kanina na dikit talaga yung laban, and Serpent Cast been taken by Sunspark. Ito na yung sinasabi natin, pag nakukuha na ng kalaban mo yung mga buffs doon sa side nyo, eh alam mo nang may mali, alam mo nang medyo lumalamang na ng sobra yung kalaban. Pero eh, hindi ko alam kung ano ang kailangan nilang gawin dito. Kailangan lang siguro nila hintayin yung pwede na pumasok. Pero nag-fade effect kasi Kuya Payback. Pero hindi low HP, sobrang sakit. Pupulin ko pa, will connect. Naku po, eto na, here comes another teamfight. Raplisa will dive right inside Way of the Dragon from this two. Pero he is still trying to chase GP away. But the Lord is down now on the base, and I think Suns will take this right now. Susubukan na lang init, and that beat 2-0 the victory of Sunsparks. Ano masasabi mo mag nakita na lang yung Yoberti? Hindi kinaya, kuya. hindi kasi gato yun eh, natalo ng game 1 bumanse natalo si Bunso nung game 1 bumanse. Pero siyempre, pag bumansi ka, double ano eh, double money. Kung kunwari, one star nung game 1, kailangan two star naman ang ilalaban mo ng game number 2. Naglaro na si Kuya pero hindi pa rin talaga kinaya. Ibang klase ang Sunsparks dito.